what's up mo bro? Paparistro tayo ng pipe ngayon. Punta tayo ng LTO. Pero bago tayo magpa-kumuha ng ano, pipe registration sa saan yun? PMBIC yun eh. Mag-inquire muna ako sa LTO kasi extension yung ano ko. Renewal ko nung registration ni Click naman, yung mismong motor. So meaning ano, November 2 eh, yung last registration galing sa ano, Honda. Ah, sila yung unang nagpa-registro. So lumabas yung plaka nito. Ang ending is number 6, so June. So yung second to the last digit, 4 naman. So second week of June ako magre-renew. So bali ilan pa lang yun? 6 months? 7 months? 7 months pa lang, expire na agad no? Kasi November eh. No, kaya mangyayari, extension yun. Pero i-confirm natin sa LTO syempre, para sigurado. Natatanong natin daw kung extension yung renewal niya. So pag extension, ano lang yun? Insurance na lang. Tapos yung fee sa ano, sa bagong rehistro. Hindi ka na magpapa-emission at inspection. Pag-inquire muna tayo sa LTO kung ano, kung confirm na extension, yun, kuka tayo na ano, insurance. Tapos tatanong din natin sa kanila kung pwede bang iparehistro yung pipe. Kasi alam ko ano eh, kapag nakakuha ka na ng registration sa ano, or nung papel na pinatest mo na pasado sa decibel limit or decibel level yung pipe mo, galing PMVIC, natetest nila yan. Kapag pasado, pwede mo ipasa sa LTO para ilalagay nila sa rehistro mo na ano, na naka aftermarket pipe ka. Yun, confirm na sa LTO na ano, na extension. So yung sa regarding sa pipe, ano, i-inquire daw muna nila sa LTO region 3 yata, region 4 yun sabi ah. So bali asikasuhin ko na rin daw yan, pagpapaano na ako dito. Pwede ko na raw pong ipa-test. Eh bali inquire daw po nila sa LTO region 4 yata, region 3. So dito ka sa PMBIC. Opo, bali po itetest yung pipe kung pasado para meron na akong documents. Bali ano po siya, parang kinukuha mo lang sir yung certification lang. Opo, opo, napasado siya sa guidelines. Opo. Meron po yung ano no, yung tawag doon, yung decibel meter. Opo, opo. Ayun po. Sige po. Test nyo po. Apo. Yung babayaran po natin dito, 560. Ah, 500 po. Ang kahit pipe lang. Mahal po lang, no? Kasi po, kasama na po dati lang yun eh. Kailangan lahat po ng process. Okay. Marami po nagpuntang ganyan, yung mga nahuli sa Clark. Ah, mga nahuli. Hindi nila mamatunayan na bagsak yung decibel nila. Apo, napasapasado po, ano? Opo. Yung inaano po nila. Sige. Kaya tinatanong ko sa inyo magpaparehistro kayo. At least, hindi nasasayang yung certification nyo. Pero, kasi kung admission. Opo, kung next year pa, baka mahirap na. Kaya yung inaano ko sa inyo. Opo. Sige po, paano ko na? Automatic po, 560 po yung ano. Sige po, okay lang. Para at least legal. Opo. Ito yung ano inaano ko eh. Kasi hindi talaga ako kailangan magpaano ngayon. Kasi extension lang siya. Pero gusto kong isa ipasama sa registro na papatest ko yung pipe ko pasado. Iba pa yun sa'yo, para formality na. Formality. Kaya kung next year, ganun din naman eh. No? Din at least ngayon. Alam mo na. Oo, oo. Kaya makikita na sa papel na kung papasaman yung, ano, yung tunog niya. Pero mahina lang eh. No? Mahina lang naman. Mahina lang. Hindi naman siya malakas. Okay lang bro. Okay.
acceleration. Galing ha. Galing ha. Oh, hindi na kalakas yung preno, no? Galing. Malakas na naman. Brake test. Shoutout po kayo, shoutout. Tama, mga PMBIC. Yan naman yung sa emission. Ito naman sa emission, sa sound, at sa light. Ah, okay, okay. Marami na pala nagbablog dito doon. Oo, marami na. Para makita nila yung process talaga. Oo, para makita nila kung anong process na ginagawa natin. Mm-hmm. Kikita rin nyo kailang RPM, no? Ah, ito pala bro yung ano no, pang test ng tunog. Ito, sa ilaw. Ah, okay. Galing. Fully automated talaga no. Okay, kung maghintay ka na lang. Hindi yung mga traditional. Ilang decibels? Tatlong beses. Ah, tatlong beses. Okay na siya niyan. Sige. Decibel meter. Okay na. Yan natin yung resulta. Ilan yun? 1,000 siya. Tingnan natin nila sa sample. 1,000 na naman? Oo. Pero nawala na yung tunog. Nawala na. Tsaka bumabase. Oo. 1,000. 1,617. Ito nasa 1,8. 1,1. Ay bumaba na no? Bumaba. Di yun nga no? Oo. Tingnan natin. Pasado pa din. Pero pag gano'n. Pa-e pa cleaning muna. Sige. White flag rating. Yan. Ash gray. Ganda yung sunog. Parang powdery ash gray. Ayan, nag-stable na ano. Nambo! Ayan, pasado tayo. Bro, salamat ah. Oh, salamat. Oh. Nadiretso na ako LTO nito. Oo, palit ng filter at spark plug.
Filter talaga 'yon, no. Ah, sa throttle body, no. Konting linis. Yung valve clearance naman niya okay pa eh. Tama pa yung clearance eh. Ilan talaga yung filter, no? Ayan, ah. Pasado, 88 lang eh. Ibig sabihin, kahit na meron itong mas open na position eh. Hmm? Yung pipe nito. Oo. Kumbaga nakagitna lang yan. Oo. Pero pasado pa rin yun, no? Hmm. Silent, ano so, talaga to? Maganda na siya yung ganyan. Na oo, yung tanog. Kasi nagano lang siya, 88 lang. Oo. Tsaka ano, pagka ano bro, pag naka-open, pansin ko wala nang hatak. Oo. Ano, wala nang hatak. Sobra-sobra yung hangin eh. Ito okay na. Yan pa na bro, unan ako. Okay, okay. Salamat ah. Okay. Ayos. Okay na. Yan, update ko kayo. O kanina, bagsak siya sa ano, yung sa emission, HC, hydrocarbon. Ang suggest nila, iyan ako, throttle body cleaning ko. Eh, malinis pa naman. Nagpunta ako ng Guanson eh. Ang ginawa ko na, pinaltan ko yung air filter, yan, ngayon ko lang napalitan. Tapos nireset namin. Throttle body, punas-punas lang. Tapos, dito tayo sa LTO. Ay, mag-a Cebuan na pala ako. Cebuan na muna. Huwag tayo insurance. Ayan, pinacheck yung throttle body. Konting punas. Tapos, nagpalit ako ng air filter. Feeling ko air filter eh. Sobrang dumi na kasi. Ayan, pinalitan ko. Tapos, spark plug, nagpalit na rin ako. Medyo luma na rin. Pakita ko na lang sa inyo sa ano, sa bahay. Mga pinalitan. Ayan, okay na. Pasado na siya. And after natin kumuha ng insurance sa Cebuana na, ito lang, pwede ka kumuha dito pag may plaka ka. Wala kang plaka, hindi pwede. Pag MB file pa lang, bawal. So dahil may plaka na tayo, pwede tayo mag Cebuana na. 300 lang insurance dito. Yung wala, offline daw yung sila. Ay, ako, bukas, try ko bukas siguro. Medyo namamahalan ako sa insurance sa labas eh. Parang 600 ata. Pwede naman bukas para din hindi masyadong late na kasi oh. 424 na. Siguro try ko rin bukas ano. Kung wala pa rin doon, kung offline pa rin, hanap na lang ako ng ibang Cebuana. Puro kasi Cebuana eh, 300 eh. Diba? Sayang din yun. Sayang din yung ano, mali-LLS natin. May plaka na tayo eh. Ba't hindi pa tayo din magpuha, no? Ayan, pasado yung ano natin, pipe natin, decibel level 88, tsaka isa ay binagsak natin na ano, mataas dahil pala madumi ang filter. Kasi nga tama naman, pag madumi yung filter, kukunti hangin na pasok, mas maraming gas. Ayan, mas mataas yung ano, gas na nare-read nung sa emission pang test nila. Balik ako na lang kayo bukas. Balik na tayo sa LTO. Kukuha na ako ng ano. Ito na yung ano natin. No? Pass. 88.6 decibels. Kukuha muna ako ng insurance. Tingnan natin kung meron sa Cebuana na dun. Tapos stencil. Tapos okay na yan. LTO na. Ayan nga pala, binabahan ko yung minor para mag-stable. Ayan, sa una nyo lang maririnig yan, ha? Brag. Tapos yan, ha? Pag nag-stable na, nasa 1.6 to 1.7. Na 1.5, malamig pa eh. Pag uminit yan, magiging ano yan. 1.650, gano'n, 1.7. Nag-stable na yung ano niya. Pwede ka naman ibalik yan, tatas ko lang yung minor. Para bumalik yung brag na tunog. And reset din namin kahapon yung TP sa TC yun. Hindi naman wala yung remap. Doon sa Guanson. Ito yung pinalitan ko. Ayan, sobrang dumi na kasi. Oh.
Feeling ko ito talaga yung cause. Air filter. Tapos spark plug. Palit ako, stuck din. Ayan. Ito okay naman ang sunog yun. Ash gray. Hindi naman siya sobra sa gas. Eh dinagdagan ng ano yan eh, gasolina yan sa fuel maps. Tapon na natin to. Ito tago ko reserva. Yan, nakuha na ako ng insurance. FPG. Ano to, sa Cebuana, 300 pesos. Yan na, Cebuana. So may balibago ako kumuha. Diretso na tayo ng ano nito. Ang LTO, papastensil tayo. Yeah, kwento ko pala sa inyo yung nangyari kahapon, ano. So, after natin magpa, ano, PMVIC, bumagsak siya nung una sa, ano, yung hydrocarbon level, masyado mataas. So, nasa 1,300 yung reading. Ang ginawa ko, binaba ko yung minor. Tapos, binatest ko ulit, retest. Libre naman yung retest, eh. Wala kang babayaran. Up to 60 days. Hanggang di ka pumapasa. So, nagpa-retest ako, tapos binabaan ko yung minor. Bumaba yung hydrocarbon level, naging 1,100. Pero bagsak pa rin kasi 1,000 below ang pasado. So, ang suggest sa akin nung inspector, ipacheck ko daw yung throttle body. Sabi niya FI cleaning kasi ano yan, usually sa Yamaha. Fire cleaning, yung tune up. Pag ginawa ko, pumunta ako ng ano, Guanzon. Ang Honda Guanzon. Pinacheck yung throttle body. Binaklas ni Christian. Kaso malinis pa eh. Sobrang linis pa ng throttle body. So ano, pinaspunasan lang niya. Ginawa ko na lang yung air filter na nabili ko nung nakaraan. Didala ko na para yun ang pinalitan ko. Yung pinakita ko kanina. Tsaka spark plug, nagpalit na rin ako. Yan, nung okay na yun, nagpa-test ulit ako na ano, doon sa PMVIC yun, bumalik ako doon. Tapos yun, pasado na. Naging ano na lang eh, 300 plus na lang eh, yung hydrocarbon level. So sobrang baba na niya. Feeling ko sa air filter talaga yun. Masyado na kasing madumi yung air filter. Kaya ano na talaga. O konti yung hangin, pure gasolina. Ayun yung nade-detect sa ano, sa emission test. And tapos yung ano nga, decibel level ng pipe natin, JVT version 3, mid position, tapos bola ko 11, magaan yung bola ko. So mas ma-RPM to, mas maingay. 88 decibels, so pasadong pasado, ano. O yung biniharan ko dun sa PMVIC, yan nga, 560 kasi ano eh, hindi pwede na ano lang yung pipe lang yung itetest, kailangan buong process. Pero okay na rin yun, at least ano, matatry natin kung pwedeng maparehistro or at least meron tayong proof na pasado siya. Yan, pwede nyo ipapotocopy yun eh bago nyo ipasa sa LTO kung required, halimbawa renewal na normal, papotocopy nyo, paserox nyo yung ano result ng PMVIC, ba nakapipe kayo. Ah, para meron kayong proof na pasado siya sa ano, decibel limit. 99 decibels ang ano, ang passing, 99 below. 100 pataas, bagsak na 'yon sa ano, LTO guidelines. Okay na. Additional 1.5. Bilis lang pala ng process, no? Bilis lang siya.
after kong ipasa yung mga kailangang requirements, hintay lang ako ng 6 hours. 6 hours bago natawag yung pangalan ko para magbayad ako ng 120 pesos. 138 yata. May paano pa, computer fee, mga ganun. Tagal, hindi ko alam kung bakit yung dati kay Bitoy mabilis lang eh. Siguro dahil sa bago daw yung system nila, kaya mababagal ngayon. Tagal, ang dami kang mga kasabay, kanina pa rin sila umaga. Ngayon, oras na, 4:30 na. Mag-alas 5, no? Alas mag-alas 5. Tapos, additional lang talaga. So, yung sa pipe, wala daw silang gano'n na na remarks na pwede iparehistro. So, parang yung kagaya dati sa mga top box, di ba? Meron gano'n, ipinaparehistro yung top box. Yung mga remarks, ngayon daw kasi sa bagong system, wala pa daw silang gano'n. So, sabi sa akin nung nire-request pa lang daw nila na yung mga gano'n na additional na registration. Tawa, pipe, ganyan, or yung top box para pwede nyo iparehistro. Pero sabi din niya sa akin, yun na lang daw ang gamitin ko, yung sa PMBIC, nasa akin naman eh. Or kung bawa kayo, pwede nyo ipa photocopy para may kopya kayo. Napasado siya sa decibel limit. Tsaka yung emission niya is safe sa environment, no? So, pasado yung HC hydrocarbon tsaka yung CO. Ayan, ngayon ang gagawin ko. Dadaling ko nang lagi yung result sa test ng PMBIC. So, siguro next year na lang, try ko kung pwede na. Para nakalagay na talaga sa OR. Aftermarket pipe, tapos nakalagay ako ilang decibels. Kasi nakita kong ganon, pwede eh. Kataon lang na sa bagong system nila, walang ganon. Hindi pwede maglagay ng remarks daw. Malas, no? So, next year, pag-renew ko ulit dito. Pero at least meron tayong proof na pasado siya. Na na-test siya sa mismong PMBIC na accredited na LTO. So, diretso na ako bahay nito. Okay, tapos tapusin yung vlog, no? Alright, mga bro, ride safe!